Ito po'y curve na 55. Ang problema niya ay sira yung kanyang baklay. Sa mga ganitong kaso, pag magbubukas kayo ng ganitong curve, medyo mag-iingat po kayo dito kasi masyadong risky ito eh. Lalo na yung ganyang curve na 55M or 55K na 6300. Walang protection yung ano yun eh, yung panel. Kumbaga wala siyang bakal. Hindi gaya ng mga 55 na 7100, 7300, yung mga ganun. May bakal yun. Kaya hindi masyadong risky pang nabukas. Ito masyadong risky. Once natamaan mo yung COF mo, hindi mo na maibabalik sa dati. Kaya mag-iingat kayo. Ganyan lang kasimple ang pagbukas niya. Mga nakaklik na yan. Pagka ayaw bumukas o hindi nyo mabuksan, huwag nyo pipilitin. Pag-aralan nyo yung technique kung paano bumuksan. Yan, nakikita nyo na ang technique kung paano ko binubuksan yung ganyang curve. Medyo alalay lang ng konti kasi minsan bumibitaw yung frame niya sa harapan eh. Pagbitaw ng frame nun, siyempre walang kumakalang sa may funnel. Yung funnel lalaglag, lalaw-lalaw siya. Yun ang kadalasang nabidistasya ng mga karamihang technician. Go. Panoorin nyo po yung step by step na pagbaklas, pagkabit, pagtanggal ng backlight, at hanggang sa matapos. Panoorin nyo pong maigi. Pag magtatanggal kayo ng frame yan, huwag niyong masyadong didiinan yung harapan, yung pinaka-screen. Gentle lang yung hipo nyo. Kasi naka-clip lang yan, madaling tanggal yung mga yan. Hindi gaya ng curve na mga 7100 at saka mga 7300, yung mga ganun. Mahirap tanggalin yung frame nun. Hindi gaya ng ganyan na M6300 o kaya K6300. Napakadaling tanggalin ng frame yan. Kaya, kung madaling tanggalin, mag-iingat din kayo kasi may nababasagan pa rin sa ganyan. Yan, lalo niya, no? Mahihirapan akong tanggalin yung dulo. Minsan kasi, masyadong nakadikit pa. Kaya, ganun. Yan, ang hirap tanggalin, no? Huwag niyong po-piersahin kasi pag na-piersa yan, mabubungi po yan. Pag nabungi yan, hindi na natin magagawa yan ngayon o ma-re-remedyohan pa. Malaking problema yan. And be patient yan pag kailangan ng maingat na pagtanggal gaya ng ginagawa natin. Gagamit yan ng medyo matalim o matulis pero hindi sa matalim. Mapurol yung kanyang talim para hindi masugatan yung frame. Yan, medyo nakadikit siya kaya mahirap. Thank you.
Inabaklas natin yung kanyang top board, no? Yan, medyo mag-iingat din kayo dyan kasi minsan masyadong nakaklip yan. Huwag mong pupwersa yan kasi pag napwersa yan, mahihitlak yung kanyang COF. Madali lang siyang matanggal eh. Yung pagkakabanding yan, napakadaling matanggal yan. Kaya ingat-ingat din kayo dyan pagka magbabaklas kayo yan. Yan. Pagtatanggalin mo na yung panel, tingnan nyo kung paano gagawin ko, saan ako mag-umpisa. Kasi hindi naman nakadikit yung screen yan. Maluwag yan, parang LG type. Maluwag yung panel. Kaya lang, dapat yan, ang pagtanggal, huwag kabilan. Kasi pagkakabilan, may posibilidad mabasag. Baka hindi nila naiintindihan yung kabilan. Yung kabilan, ibig sabihin nun, hindi pantay. Kailangan pantay yung pagbaklas mo, pagangat. Sa gitna ang ano niyan eh, ang sikreto. Yan. Tapos sa may dulo, sabay karga. Ayan ang pagbaklas ng 55 para hindi kayo nababasagan. Pag mag-isa ka lang ha, pero kung may katulong ka dyan, madali yan. Dalawa kayo dulo-dulo. Kaya mas maganda talaga may katulong eh. Kasi pag wala ang katulong, medyo risky talaga ang pagbabaklas. Lulukot. Yan. Yung diffuser niya na fiber, laging may tornilyo yan sa may kaliwa niya pag nakaharap sa iyo yung screen. Isa lang yan. Yan ang pagkakaiba ng 6300 sa may 7100 7300. Sa 7300, wala nang mga tornilyo. Rekta mo nang masyang matatanggal yan. Hindi, napakahirap baklasin yung diffuser niyan. Nakaklip pa yung sa may backlight niya, no. Medyo hirap. Hindi gaya nung isang uri ng side na nasa ilalim yung backlight. Madali lang gawin. Yan, medyo mahirap talaga yan. Yung diffuser na yan, iiwasan yung magasgas. Kasi once na magasgas yan, huwag kayong hihipo sa may pating mga gitna. Puro dulo-dulo lang mga ang hipo para hindi magmarka yung inyong mga kamay. Pero mas maganda yan, gumamit kayo ng kwantis para walang marka. Ingatan yung magasgas yan. Kasi pag nagasgas yan, makikita sa screen yun pag nangyari. Nakikita mo may guhit. Pangit din yan. Kung maselan yung customer, irereklamo yun. Ayan. Ayan yung clip ng... Ayan yung panel, oh. Baka matamaan kanina. Sumusuporta sa may... Baka pag ganun mo na. Backlight niya. Oh.
6 yung lock niyan eh. Hindi ako nagkakamali, 6. Yung lock na yan, kailangan dyan maayos yung pagkakatanggal mo. Kasi once na madisporma yan, yung lock niyan, tapos kinabit mo na yung screen at pati yung frame, mahihirapan kang ilock. Kasi bakit? Pumabangga yun. Kaya kailangan hindi siya madidisporma. Pagka hindi mo kabisado at pinilit mo, maririnig mo lang, tutunog yung panel. Crack! Kaganon, basag na. Kaya mag-iingat din kayo. Dapat kung ano yung pagkakalagay niya, pagtanggal mo at paglagay mo, ganun pa rin. Kasi ano yan eh, yung design ng engineer niyan, talagang lapat na lapat yan eh. Hindi po pwedeng ni nakabukol dyan. Kasi pagka may bumukol dyan, iskrasya ang haabuti mo. Meron nga kaming ginawa eh, panel. Curb. Pagkabit namin ng panel, kung may gumawang iba, nabasag yung diffuser. Siyempre, kung mo nabasag, nahati sa gitna, hindi na siya solidong nakalatag. Kaya pag tinayo mo, medyo umuumbok. Kaya yung panel umumbok. Parang nabuntis yung panel. Buti hindi nabasag. Ang pagtanggal naman ng backlight, hihahatir mo yan. Huwag mo siyang pupirsahing kutkutin. Kasi sobrang dikit yung kanyang pandikit. Maklase yung pandikit na yun. Wala nang nabibili niyan. Tagal na ako naghahanap ng pandikit na yan. Kaya ang ginagawa ko na lang, ang binibili ko na lang yung 3M. Madikit din kasi yun. Kaya lang, wala yung kagayang ganyang kakapal na pandikit. Yung 3M, ang ginagawa ko, dinodoble ko yung pandikit. Diyan sa body, at saka sa body ng backlight. Para pag dumikit, talagang dikit na dikit. Hindi siya basta-basta matatanggal. Kasi kailangan dikit na dikit yan eh. Yung para yung init niya, yung matransfer ng maayos sa may heatsink. Para hindi masyadong mainitan yung backlight. Para tumagal yung backlight mo. Kasi pagka hindi madikit yung double-sided mo, eh, doon lahat mapupunta lang sa may backlight yung init. Hindi makakarating sa heatsink ng maayos. 1 buwan pa lang, sira na yung kinabit mong backlight. Kahit bago yan. Kaya, kailangan maayos yung pagkakadikit mo. Kaya, no, pag nagtatanggal ako niya, no, ang hangin ko, number 2 lang. Tapos yung heater ko, 400 degrees para mabilis matanggal. Antin na nyo. Inaalalayan ko ng pagtanggal habang hiniheater ko yung ilalim. Ganyan lang. Sa paggagawa niyan, okay, magmamadali. Hinay-hinay lang. Matatapos mo rin naman yan. Kasi pag nagmamadali ka, hindi maganda yun. Hindi fulido yung pagkakagawa. Kaya kailangan be patient. Dahan-dahan lang. Makakarating ka rin naman sa paruroonan eh. Matatapos mo rin naman yun.
sunod-sunod. Ayun yung bono. Ayan, natanggal na natin yung ano, no? Kung may naiiwan pang mga dikit na mga double lead acid, kailangan mo linisin yun. Kasi kailangan walang may iwang dikit dyan eh. Kasi pag may naiwan, hindi na madikit yan. Pag inilagay mo yung bagong double adhesive. Kasi meron kasing take tamad. Hindi ba hindi na nililimis yan, basta kakabit na lang yung bago. Mali yun. O yung gagayahin yun. Ayan. Hindi pa na kasha dito sa akin. Hindi pa kasha. Yun ang problema. Walang ano. Walang pandikit. Ayan. Ayan yung bago. I-testing muna natin bago natin i-fix. Kasi baka mamaya pinix mo ka agad, hindi pati i-testing. May problema pala. Ano, matungkot yan. Paklasin uli yan. Bubuksan mo ba yan? Hmm. Ayan, good. Good yung kanyang backlight. Ang ilaw lahat. Ang hirap titigan yan sa isang mata. Ayan. Kung mawala tayong original na double adhesive na nakalagay dati, yan ang binili natin. Kung bibili kayo ng double adhesive, yung 3M po ang bili nyo. At madikit po masyado yan. Kaya lang, manipis lang siya. Meron kasi isang klase ng 3M, medyo makapal. Hindi naman pwedeng ikabit yung kasi hindi kakasya yung diffuser. Tataas siya ng husto. Pag tumaas ng husto yung diffuser, siyempre, yung panel nakataas din. Hindi mo mailalapat sa may frame. Kaya ang nilagay ko manipis. Manipis siya. Nilagyan ko dyan sa backlight at nilagyan ko pa sa may heatsink. Tingnan nyo may kung paano ginawa ko.
Ano to? Isa muna kayo. Nakikita yung kalat mo eh. Dapat doble kasi yung nipis lang. Sabi naman, madikit naman siya. Madikit siya kaya lang. Manipis masyado kumpara sa original. Paano madikit ang dalawa yan? Anuhin mo na agad oh. Three million. 3 million views. AM subscribers. Nice. Butas. Hindi mo na anin yung butas. Ito? Hindi kita na anin. Yan. Medyo mahirap yan. Kailangan naka-align sa butas yung pagkakadikit mo. Kasi pagkalampas, hindi papasok yung diffuser. Mahirapan kang pagkasyahin. Kaya kailangan sakto. Pati yung socket ng backlight, kailangan maayos yun. Kasi pag once na hindi soksok na soksok yun, nagkakaroon ng arcing dun. Masisira yung pinaka socket niya.
magkakaroon ng burn, masusunog hanggang sa matanggal yung hinang. Kaya kailangan dikit na dikit yun. Kasi may naranasan akong ganyan eh. Pagsaksak ko, hindi pala masyadong nakasuksok. Habang tumatagal, nag-a-arcing sa loob. Basta nasunog siya. Nasira uli yung backlight. Pili uli ng bago. Yan. Pati yung pagkabit ng clip, ng anim na clip na yan, kailangan talagang lapat na lapat. Eh, gaya na sinabi ko na pag hindi lapat yan, hindi papasok yung diffuser. Oh. Mayan yan. Kakabit pa yung... panel. Gitna lagi ang buhat, ha. Yan. Pantay dapat. Yan. Yan. Pwede mo siyang i-slide. Okay lang yan. Kasi wala naman siyang sasabit, eh. Bawat dulo niyan, titingnan mo kung lapat ba at walang kausli. Kasi pagka hindi lapat yan,
hindi pasok yung panel. Prone to basal. Kailangan yung pagsalat mo magaling yung sumalat. Pagka hindi maganda yung salat mo, ay akala mo okay na, hindi pa pala. Bukod sa salat, titignan mo rin. Kasi minsan yung salat pumapalpak eh. Kailangan kasama yung mata. Yan na ang frame. Yan. Dahan-dahan din sa pagpisil. Okay. Pagpisil mo eh. Tinamaan yung panel yari. Yan. Friendly baklasin yan eh. Yung frame ng model ng K6300 saka ng M6300. Pero yung ano, yung isang klase na curve na ko po. Mga naka, may mga lock na mahigpit. Ang hirap i-suot. Yan, sisipatin mong maigi ha kung okay na yung frame niya, kung lapat sa may screen. Kailangan niya walang awang yan, talagang lapat na lapat. Para hindi ka mabasagan ng panel. Saktong-sakto lang kasi yan. Yung pagkakalagay niya.
ano yun? No. Okay naman. Wala na yung kanina dun. Bling bling bling. Kung mapapansin nyo, may liwanag doon masyado kasi nasunog yan yung mayari, madilim na yung parte yung taas, pinanonood pa rin ang pinanonood hanggang sa sobrang init noon, nasunog yung kanyang diffuser. Oh,